Ang mga arkanghel ay mga sugo ng Diyos Ama. Sila ay ginawa upang isakatuparan ang kanyang kagustuhan. Ang mga tinagurian ng mga mandirigma ng uri ng anghel sa langit at lupa ay ang mga arkanghel. Sila rin ay ginawa upang maging tagahatid ng mensahe sa sangkatauhan. Sa libro ng Enoch ay pito ang nabanggit na arkanghel. Sila ay sila Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Remy, Fanuel, Azarel o si Cyril. Ngunit ano nga ba ang mga ilan sa kanilang mga naisakatuparan? Kaya naman mga katinagalog, samahan po ninyo ako upang ating sama-samang alamin kung sino-sino nga ba ang mga arkanghel at ano ang kanilang isinakatuparan na utos ng Diyos Ama. Si Lucifer at Michael. Di ba't pamilyar na tayo sa kwento ng isa sa pinakamaganda sanang arkanghel na walang iba kung hindi si Lucifer. Ngunit dahil nga ito ay nilamon ng kanyang pride sa halip na gawin ang kautusan o ang kalooban ng Diyos Ama, ito ay nag-aklas pa. Kasama ang marami-raming mga anghel na kanyang nabuyo ay sila ay dumigma at nag-aklas dahil ninais nila na sila ang makakuha ng trono. Sa kabilang panig naman, ang arkanghel na si Michael ay hindi nagustuhan ang mga kaganapan. Kaya naman sa digmaan sa kalangitan, si Michael at si Lucifer ay nagtapat. Walang ikinaiba ang digmaang ito sa kalangitan sa agawa naman ng yaman at kapangyarihan dito sa kalupaan. Ang matatalo ay mapapaalis at ang mananalo ay makukuha naman ang gusto. Natalo ng arkanghel na si Michael itong si Lucifer, kaya ang mga talipandas na mga suwail na mga anghel ay ipinatapon sa kalupaan at sa walang hanggang kadiliman. Ang noon ay ang maganda at nagniningning na si Lucifer ay pinangalanan na Satan o si Satanas, na ang ibig sabihin ay kalaban. Arkanghel Rafael at ang mga Diablo. Sa libro pa rin naman ng Enoch ay makikita ang kwento ng arkanghel na si Rafael at ang pakikipagdigma nito sa demonyong si Azazel. Dito nakasaad ang sinapit ng Diablong si Azazel sa kamay naman ng mga arkanghel. Nakasaad sa banal na aklat na sa utos mismo ng Diyos Ama ay itinali nitong si Rafael ang mga paa at kamay ng demonyong si Azazel, at ito ay itinapon sa hukay na punong-puno ng matutulis na mga bato. Ito ay inilibing doon ng buhay, at doon ito ay maghihintay ng walang hanggan hanggang sa oras na ito ay itapo naman sa dagat-dagatang apoy at siya ay susunugin din ng buhay. Arkanghel Gabriel. Dipat nasasaad sa kasulatan na ang mga anghel ay mensahero ng Panginoon. Sila ay isinusugo upang ipahayag ang kagustuhan ng Diyos Ama at maging ipahayag ang magaganap, at ang lahat ay dapat ngang makikinig. Nang bumaba ang arkanghel na si Gabriel upang sabihin na ipanganganak na si Juan Bautista kay Zecharia, at nang ito ay hindi makinig ay nabanas itong si Gabriel at inalis ang boses nitong si Zecharia. Ayon sa banal na kasulatan, ito ang sinabi ng yamot na anghel na si Gabriel kay Zecharia. Ako ay si Gabriel. Ako ay nakatayo sa harap ng Diyos Ama, at ako ay isinugo upang kausapin ka at ihatid sa iyo ang mabuting balita. Ngunit ngayon ay hindi mo pinaniniwalaan ang aking mga tinuturan. Ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na ito ay maganap. Magandang balita na naging bato pa ang arkanghel na si Uriel. Nang mag-asawahan ang mga fallen angel at ang mga anak ng tao, isa ang arkanghel na si Uriel sa apat na mga anghel na hindi natuwa. Isa ito sa apat na nagsumamo sa Diyos Ama na itama ang mga kaganapang ito. Ayon sa banal na kasulatan, itong si Uriel ay tila ba konserbatibo, at ito ay ayaw na ayaw sa mga lahing anghel at mga mortal na tao. Ang tinutukoy sa kasulatang ito ay ang lahi ng mga Nephilim o yung mga lahi ng mga higante. Ayon kay Uriel na ang pagiging ignorante ay hindi palusot upang makaalpas. Kaya isa sila sa mga nagpetisyon sa Diyos Ama na kasama ng mga masasamang tao ay gunawin ang mundo. Kaya nga ang naging resulta sa utos ng Diyos Ama ay pinaulan ni Uriel sa kalupaan ng matindi. Ito ay nagresulta ng baha at naglinis sa kalupaan ng lahing kanilang kinaaayawan. Ang arkanghel na si Samael. Ang kwentong ito ay
nagsimula pa ng angkambal na si Jacob o Jacob at ang kapatid nitong si Esau ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang ina. Sa mga sinaunang paniniwala, ang unang anak o ang panganay ang siyang dapat na maging tagapagmana. Ang arkanghel namang si Samuel, na kilala rin bilang ang anghel ng kamatayan, ay siya namang nakialam. Kaya kanyang ninais na paslangin ang sanggol na si Jacob o Jacob sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Ngunit ito ay hindi naman pinayagan ng arkanghel na si Michael. Ninais nga nitong sunugin si Samuel dahil sa walang paalam nitong pakikialam. Ngunit ayon sa Diyos Ama ay pareho silang may magandang intensyon at ito ay dapat lutasin na lamang sa hukuman ng langit, ang arkanghel ng pagkawasak. Ayon sa banal na kasulatan ng panahon nang namumuno ang haring si David ay may isang arkanghel ng pagkawasak na nais na wasakin ang buong Jerusalem. Kasama na nito ang kanyang mga kawan at handang-handa na upang talaga namang durugin ang nasabing bayan. Ngunit kahit pa nga sila ay gigil na ay hindi sila maaaring magpasya ng sila-sila lang. Kinakailangan nila ng permiso mula sa Diyos Ama sa kung ano man ang gagawin nila. Ngunit sa awa ng puong may kapal, ito mismo ay ang nagsabi na hindi nila ito maaaring gawin kaya hindi natuloy ang madugusan ng pagwasak sa bayan ng Jerusalem. Haging na haging mga katinagal, ang mga anghel ng pagkawasak. Hindi lamang ang Biblia ang banal na kasulatan, mga katinagalog. Sa mga kapatid nating mga Muslim, ang Quran ay ang kanilang banal na aklat. Samantalang sa mga kapatid naman natin na mga Jews o mga Hudyo, ang tinatawag nila sa banal na aklat ay ang Tanakh. Iba-iba rin ang bersyon ng Biblia nating mga Katoliko. Isa sa pinakakilala ay ang King James Version. Ang kwentong ito ay nagmula naman sa Tanakh. Ayon dito ay ang Diyos Ama ay isinugo ang anghel ng kamatayan upang lipunin ito ang mga sundalo na kalaban naman ng mga Israelita. Kung maaalala, ang isa sa pinakabantog na malakihang pamamaslang na ginawa ng mga arkanghel ay ang pagpaslang nito sa mga panganay na anak ng mga lehitimong taga-Ehipto. Maisa pang parehong malaking pamamaslang ang naganap sa kasaysayan. Sasakupin sana ng hukbo ng Sebakerib ang Jerusalem ng ika-701 BC. Ngunit iba ang naganap. Ayon sa kasulatan ng isinugo ng Panginoon ang mga anghel ng pagkawasak at inubos nito ang 185,000 na mga kawan ng kalaban. Kaya hindi natuloy ang pagsakop nito sa bayan ng Jerusalem. Ang arkanghel na si Jopiel. Ang arkanghel na ito ay malaki ang naging partisipasyon sa kinahinat na nating mga sangkatauhan. Hindi naman ito madalas na nababanggit. Ang arkanghel na si Jophiel ay ang arkanghel na nagpalayas kay Adan at Eva mula sa hardin ng Eden matapos nilang kanin ang ipinagbabawal na bunga. Isinalarawan ito bilang ang anghel na may hawak ng nag-aapoy na espada at binabantayan ito ang puno ng karunungan sa hardin nga ng Eden. At dahil nga matigas ang ulo nitong si Adan at Eva at sinuway nila ang batas ng Diyos Ama, ay ang arkanghel na si Jophiel ay ang naatasan upang palayasin nga si Adan at Eva. Ang arkanghel na si Azrael. Sa banal na aklat na Quran, ang arkanghel ng kamatayan ay si Azrael. Pareho ito sa konsepto ng kamatayan sa paniniwalang Hudyo, maging sa atin din namang mga Kristiyano at Katoliko. Sa banal na aklat ng Quran, isinalarawan si Azrael na may 4,000 pakpak ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga mata at dila. Arkanghel Michael. Ayon sa kasulatan ng Jude 9, ang arkanghel na si Michael ay nakipagdigma sa mga diablo at mga demonyo para naman sa kaluluwa nitong si Moises. Ayon sa diablo na dapat ay sa kanya ang kaluluwa nitong si Moises sa kadahilanan na ito ay namuhay daw bilang isang Egyptian na napakamakasalanan bago pa ito naging sugo ng Diyos. Ngunit ito ay hindi naman sinang-ayunan ng mga anghel sa kalangitan. Si Moises ay tagapaglingkod ng Diyos Ama. Kaya naman ang Ama ay isinugo ang arkanghel na si Michael upang kunin hindi lamang ang kaluluwa nitong si Moises, kundi maging ang laman nito o ang kanyang katawan. Ito ay mula sa gigil na gigil na mga demonyo. Kayo po ba, mga katinagalog, ay naniniwala sa mga anghel? Kung oo o hindi, ay isulat lamang ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po ito
itong nating basahin. At yan ang kwento ng mga nakakatakot na mga Archangel. Sana po kahit papaano ay napaisip po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Abikil Angelo Villar, Chorco Vlog, Hansel Jude Pimentel, Reyna May Atugan, Brace Dane Maestre, Jericho Raluki, Kinsaka Kinda Pudka, Clancy Animation, Regine San Miguel, Vince Skyler B. Pinoy. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Road to 1 million po tayo, mga katinagalog. Huwag pa rin pong kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all para araw-araw ay makita agad ang bagong video ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out.